Yan, ang paulo nating pagtatalian ng plastic. Yan po ang kayarian ng ating kumain. Mga kabatay, isang magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po'y gagawa ng isang video na tutorial po ngayon tungkol po sa panghuli ng gulyasan, yung sulunan kung tawagin, yung singgilan. Maraming salamat po muli sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa aking channel. Sa mga nag-subscribe, share, nag-like, nag-comment. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa aking mga ginagawang mga video. At tayo po'y mag-umpisa na sa ating gagawing tutorial na paggawa ng sulunan, panghuli ng gulyasan. Ito po ang ating gagamiting mga pirilin. Yan, murang asol po. Saka itong yan, matingkad na asol, dark blue. Saka yung sky blue. Saka yung dirty white at saka violet at saka may pula, marami po itong kulay, saka kaunting itim. Yan po ang kombinasyon na kailangan sa paggawa ng sulunan, na ang tinutularan po namang sagpangin ito ay yung tawagin ay karis-karis. Pero kasama na rin po dito ng timpla na ito, yung kung tawagin ay flying fish. Kung tawagin ito sa amin, bulador. Flying fish po yun, tawag yun. Isa pa rin yun sa tinutularan itong timpla na pamahing ito. Itong medyo makulay blue ang kayarian itong kuwang ito. Itong pamahing na ating gagawin. Ito nga palang pulay sadyang nit-nit na crystal. Pirilin din siya, yung crystallite din. Saka ito po, yung pangibabaw natin, yung panlagay sa, matawagin, paulo-ulo. Itong ginayat na plastic. Yan, ito po ang ating, isa rin sa kasangkapan ng ating gagawing, ano. Saka kawil na BMC, na number 21. Medyo maliliit lang po yung pahay na yari natin. Pang tawagin namin yun ay kuwan, yung pang kasa, yung pang litaw na maramihang litaw. Kasa kung tawagin dito sa amin. Medyo maliliit lang pamain pagka gayon ang litaw ng gulyasan. Pero pwede rin po yun sa yung nagpupusaka na gulyasan. Yung nalitaw, medyo madalang-dalang litaw. Dawi rin po yun. Pero karaniwang pong litaw ng sagpangan na yung karis-karis, talagang kung tawagin kasa, subo. Ang litaw. Yan, ito po ang aming pamain. Doon sa gayong mga litaw. Yan. Ito, umpisa na po natin ng pagtitimpla ng pamain. So, baybayan po ninyo para po matutunan din nyo. At kung sakali na diyan sa inyo ay gusto rin ninyong magpahila, maglaot at kuminalito rin gulyasan sa inyo, diyan sa inyo, ay makapagawa rin kayo at mapakinabangan din niyo yung alam na ituturo kong tutorial na ito. Yan. Ito po ang una nating ninitin, yung murang asol, baby blue. Yan. Ito po. Yung malamang po itong kuwang ito. Malamang itong tirilin ito sa doon sa lahat ng tirilin. Itong kuwang ito. Yan. Bawasan natin yung ibabaw. Kahit alin po dito sa tirilin rin nagagamit. Dahil parehas lang naman po ang kulay ng kung ito. Yan. Kunti pa. Yan. Kailan po ka nipis lang muna yung ano? Yung murang asol. Medyo makapal. Bawas-bawas natin konti. Yan. Dahil may dahil patang dadagdag na kulay. Tapos ito pong dark blue. Murang asol muna. Bago konting dark blue. Yan.
ito konti, medyo sa ko mas konti lang ng kumpara dito sa ating murang sol. Ito yung dark blue natin. Yan. Yan. Ito muna. Yan. Tapos sunod yung sky blue. Konti rin lang. Yan. Yan, konti lang. Tapos itong dirty white. Uli. Bale, tatlong kulay nito. Nandito. Paapat itong dirty white. Yan. O, konti rin lang. Konti. Yan. Tapos, violet. Violet. Konting violet. Yan. Taka, itim mo. Ang huli, kailangan huwag mawawala itong itim. Huwag mawawala itong itim sa paggawa ng sulunan. Ito ang importante dito. Ito ang nagpapatingkad ng kulay dito sa ating ginagawang sulunan. Pamain. Yan. At saka, ating babrasin na. Yan o, yung kompleto na yan. Ating babrasin na. Yan. Tsaka pala kaunting pula. Nalimutan natin yung pula. Kasama pa rin ng konti. Pero ito, kunting-kunti lang. Itong pulang ito. Pasensya na po, nalimutan natin itong pula. Kailangan meron din ito. Yan. Kaunting pula lang. Yan, kaunti lang pula ang lalagay natin. Yan. Yan. Ating imimix na ang ating ginawang kombinasyon ng kumain. Ito po'y subok na namin. Itong ganitong timplada sa gulyasan. Kaya kung meron dyan sa inyo, pinakamaganda po masubukan ninyo ang kombinasyong kulay na itinuro ko sa inyo. Yan. Medyo talagang ito'y kailangan i-mix ng ayos. Huwag yung hindi mix. Do sa ibang nagagawa nito, ay hindi sila konting kwan lang. Sa akin talaga mix na nakamix talaga ng maayos. Yan. Kulay o. Oh. Yan. Medyo nagbabayulit ang kulay na blue na nagbabayulit. Yan ang kombinasyon ng kulay na kwan ng sulunan. Pero isa na rin sa tinutularin nga yung flying fish. Pangunahing sagpangin din ang gulyasan yun. Lalo na kung ang gulyasan ay lahok sa lumba. Yung katulad ng aming mga pagpalaot na napapanood ninyo, ang gamit na namin malimit dun yung ispong sa paghabol namin ng lumba. Dahil pang mabilisan yun eh. Itong ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito mamaya. Ating itatali na sa cotton band ito. Cotton band ang pinagtatalian ito. Para mabuo itong pamain na ito. Kaya nakamix na po. Medyo dark ang pagka-blue niya. Yan. Pero itong timplang ito, medyo makapal-kapal. Ating babawas-bawasan. Yun may bago natin buuhin. Tatansyahin natin yung kapal ng ating tinimpla. Kung huwag naman yung sobrang laki ng pamain natin gagawin. Yan. Ganyan lang. At saka, bago natin itali sa cotton band, bibirahin natin yung dulo para tumilos ng kaunti. Ayan, bibira-birahin natin. Ang paraan naman ng pagtatali, itong terilin dito sa cotton band, medyo maiksi lang muna yung nasa ilalim, kaunti.
mas mahaba-haba ng konti itong nasa kabilang ito. Itong nasa konti, medyo maigsi lang. Pero itong nasa ilalim, ito itutupi. Para pag tinupi nyo, mas mabig sabihin, mas mahaba itong isa, patilos. Patilos ang yari niya, gawa ng, hindi siya nagsabay ng sanib, kumbaga mas mahaba yung isa. Yan, ganyan ang paraan ng paggagawa. At itong cotton band na ating gamit, kailangan may sugat-sugat siya. Yung may gayon, may yung tinataga-taga ng blade para may sugat. Mas upnot para hindi agad masira yung ating pamain. Yan. Tatali na natin. Yan, ganyan lang po. Yan ang pagkatali. Medyo titibay-tibayan po ninyo ang pagtatali. Gawa ng baka po masira sa kagandahan ng sagsaga ng dawin ng gulyasan. Ito'y hindi kailangan matibay. Ito'y pag sinisirte po, matagal, medyo matagal-tagal malagot. Marami pong nahuhuli ito bago malagot. Kailangan talaga matibay ang pagkagawa. Yung 4-5 sabid, okay na yun. Sa pagtatali ng sinulid. Yan, at putuli na. Yan ang kayarian. Ating pamain. Ari, tilos-tilosin natin. May pinakmaganda talaga kung mga tilos ang forma ng pamain niya. Saka natin itutupi. Dinaitali natin, itutupi natin ang ganyan. Maigsi-igsi na sa ilalim, mahaba-haba na sa ibabaw na tinupi natin. Kaya pag nayari siya, matilos siya. Tapos kung di pa rin tinta, yung kung tinto doon sa tilos nung kanya, ating alasin ng konti ng blade. Alasin natin ng konti. Kailangan talagang maganda ang puruma ng pamain. Yan. Yan ang puruma ng kayarian ng pamain na sulo na natin. Kailangan talagang haspin po ito. At ito ay pag maganda ang yari, nakakasigurado, yan. Talagang dadawihin ang gulyasan yan. Yan ang kulay nyo. Medyo masol. Yan. Yan. Tapos na po itong ating sa paggawa ng crystalite. Ito po ay, kung tawagin, ay pampalaman lang doon sa ating pamain. Meron pa po tayong isang gagawing kumbagay pyesa ng pamain, isang kasangkapan na paulo na may plastic. Yun ang lalong magpapaganda. Bubuhay doon talaga sa kayari anong pamain ginagawa natin. Susunod na po natin gagawin yun. Yung plastic na ginayat. Ako po na rin nagagayat yung plastic na ginagamit ko dito. Pero ito po yung na-order sa online. Shopee. Na-order itong ginayat na ito. Ito po. Kung kayo hindi marunong magayat. Gaga na bibili ito. Yan. Ito naman po ang ating gagawin. Makita na po ninyo paggagawa ng kung tawagin pang palaman sa ilalim. Yan. Ito naman po yung ating paulo. Yan. Ang paulo na ating pagtatalian ng plastic. Maliit lang po ito. Halos kasi laki lang kung ako yung ulo ng tingting ng saniyog, yung walis, tingting. Kaya halos kayo lang kalaki itong paulo na ito. Hindi natin pwedeng lakihan. Gawa na yung tinutularan nating sagpangin. Medyo maliit lang yun. Kailangan medyo kasukat rin siya. Yung pamain yung ating tinutularan sagpangin. Yan. Kuha na po tayo dito ng konti lang, babagay lang doon sa ano, sa paulo na ating paglalagyan. Yan. Yan. Huwag mo po yung sobrang kapal. Masama din yung sobrang kapal nitong plastic nito. Yan,
kung tamtama lang po. Yan, ganyan lang po. Yan. Itatali natin doon sa paulo. Yun naman pong paulo. Meron din pong nabibili nito sa mga fishing supply. Kaya kung meron dyan sa inyong lugar, itong paulong ito. Ito po yung may italian sa dyan sa pahuli. Yun know? May gatla yan. Para wag masira o magdadawihin. Matibay ang pagkatali. Yan. Ating itatali na po itong plastic na ito. At ito yung nagsisilbing balat ng ating ginagawang pamain. Yan. Pasahin po natin para hindi na guwatak-watak. Yan. Ating itatali na rin ang sinulid din. Sinulid na rin ang ating itatali. Kabantay ay subaybayan po ninyo ang kabantay para po pag kayo ay naggawa ng pamain hindi kayo mahirapan. Yan. Kala matibay-tibay din po. Mga tatlo, apat na sabit po okay na. Basta mahapit ang pagkakatali. Sinulid rin ang gamit. Yan. Matali naman kabantay yung plastic na ating pang ibabaw sa tain. Di mahaba po yan. Kung na nabibili sa Shopee po, mahaba talaga yon. Ating puputulin ng blade. Yan, patilos din. Kailangan patilos. Yan. Yan. Patilos din yung pagkakaputol. Yan. Saka din nakatali na po sa paulo, yung nasa loob yung paulo. Ating ibabaliktad natin itong nasa may unahan. Yan. Kailangan po nakabaliktad yan. Doble na. Kahit medyo manipis nung bago natin itali. Pag yan ay nayari at itinupi, doble. Nakadoble siya. Kailangan po ito kung maaari. Mas maigsi-igsi ng kaunti doon sa ating palamang yung ginawa nating ano pamain na nasa ilalim yung terilin. Kailangan mas maigsi-igsi siya ng kaunti. Kailangan mahaba-haba yung terilin. Alasan pa natin ng kaunti. Kung maaari siya maigsi-igsi, huwag yung pantay gawa ng yung hulihan niya parang medyo mataba ang kayariyan. Kailangan tilos ang huli. Yan. Kailangan talagang maganda ang pagkakahaspi ng pamain para mas nakakasigurado. Mas malaki ang chance ng makahulitan natin tayo sa ating pamamalakaya sa panghuli ng gulyasan. Kaya po ang sikreto ng ating paghahanap buhay. Yung malinis at magandang pagkayari ng ating pamain para hindi mahiyasayang yung ating hirap sa ating pagpalaot. At saka tayo may konsumo pa rin sa kung makina, gasolina o diesel. Kailangan talaga maging sigurado yung ating ginagamit ng pamain para tayo makahuli. Bilyasan. Yan. Ito po yung ganito. Yan, nasa ilalim. Yung plastic na ating ginayat. Mas makintab siya kung may plastic siyang ginayat sa ibabaw. Yan. Yan ang kayarihan ng pamain. Makintab siya. Ang haba pong nga po pala na rin ay halos nasa mga siguro doon sa kaduluhan niya, yung tilos sa tilos na. Halos mga 2.5 hanggang 3 inches. Yan o, ang isusukat ko sa akin, tuturo ko mga kabantay, ang haba ng pain yun hanggang doon sa dulo. Yung pinakang tilos. Kaya ang kahaba, ang kayarihan. Depende nga sa laki ng sagpangin. Pagka ang sagpangin ay medyo malalaki na, hindi mo medyo magpalaki rin kayo ng pain. Pero kung sagpangin ay medyo maliliit pa rin, medyo palit-litan nyo rin ng pain. Depende yan sa sukat ng sagpangin. Ganyan yan, ang kabantay. Yari na yung ating paggagawa ng
patawagin yung palaman, hindi really kristalit, at saka itong paulo na may plastic. Yan. Sana po nasundan ninyo yung ating paliwanag para po pagkinabangan ninyo ang pangitiyang ganyan. Ating tatali na po ito sa ating ito po, yung buya na ganitong sulunan, siguro po naman marami nang na gumagamit nito paraan para mag, sa pagpapahila yung pisinggilan eh, kundi yung nga kung tawagin itong pamain nito, itong ganitong sulunan ito. Ang kawil naman ito ay didipindi na rin yun doon sa laki ng pamain ninyo. Pero itong malili, ganitong maliliit ang pagkapamain, BMC na by 21, ano, baliktad ang 181 sa camera eh, ano, sadyang baliktad. 21 ang laki, BMC. Pero pag malaki-laki ang pahay ninyo, number 20, ang kawil na yung gagamitin. Yan. Ito po yung ating nylon na paglalagyan. Yan, makakalasin ko na po. Ito pong nylon ito ay numero 15. Wala po itong stainless wire. Ito po yung ginagamit pag yung talagang ang isda ay magandang litaw. Hindi na po naglalagay kami ng stainless wire, yung asero kung tawagin. Pero mas maganda po kung medyo pihikan ang isda at madalang din lang ang bangka na sa gahabol ng litaw, ay maganda may stainless wire, mas magandang dawihin yung gayong ano paraan ng pagpapahila. Yan, ituturo ko sa inyo pagtatali. Kung at tayo po naman ay siguro pare-parehas marunong na rin magtali, pero doon sa mga hindi pa po masyadong sanay, ganito po ang paraan ng aking pagtatali. So, suta po natin yung ito po yung nylon nitong ating buya. Number 15 po ang gamit dahil pag malalaki po ang isda, kailangan number 15. Hindi pwedeng talagang malitino, malalagot. Yan, susuot po natin yan. Sa unahan tayo susuot. Yan. Tatali natin sa kawil. Yan. Nakasuot na po yung nasa unahan yung paulo. Yung may plastic. Kasunod na sa huli, yung ating ginawang terilin, yung kristalit na ginawa natin pang pangilalim. Yan. Sa pagtatali po nito mga kabantay, ang pagtatali nito, doon sa isa kong tutorial kung napanood po ninyo, katulad rin nun, doble rin ang nakasuot. Yan, ganyan. Papakita ko po sa inyo kung paano paraan ng pagtatali para hindi po nakabaloktot itong nylon do sa puno ng kawil. Yan, ganyan po. Nasa loob na po yung ating pamain, ay suotan natin, tatali na. Yan po, ganyan o. Ali ako suot. Sasabid na isang sabid. Nakasilo na. Pag isusuot ulit do sa kawil. Yan. Kasilo na yan. Tapos hihigitin natin. Kailangan may sabitan mga kabantay. Yan. Mga kabil, pagka ano baka makawil. Yan, nakasabit na. Higitin natin. Tapos sasabit doon natin ang dalawang sabit. Yan o, dalawang sabit. Saka may sa huli, nakasabit ng dalawang ikot. Yan. Kaya ang pagtatali para tuwid po yung ano yung nylon, yung daway niya, yung pinakang nylon niya sa pagkatali. Yan. Yan po ang kayarian ng ating pamain. Mga kabantay,
ang pamain na ating ginawa ngayong araw na ito. Yan. Medyo maasol lang kulay niya. Maasol lang kulay niya nung maitim-itim mayari na. Pero sa tubig napakaganda nito. Talagang kopya ito dun sa kulay ng karis-karis kung tawagin. At saka sa bulador. Agulpul kung tawagin. Yung palayang pis. Yan po mga kabantay, ang tutorial natin na ginawa. Pero kabantay, itong nailong ito ay kung sa amin, kung tutusin, talo ito nung may stainless wire. Mas maganda yung may stainless wire. Ito, tawagin na ito. Ito kami itong ganito. Kalimitang ginagamit dito yung number 2 at number 1. Depende sa laki ng isda. Ito, asiro. Hindi nito dito mamawalan dyan sa mga fishing supplies sa inyong lugar. Itong ganitong asiro, kailan lagyan. Kung pihikan talagang isda, medyo dumawi sa ganito. Lagyan nyo ng stainless wire na ganun, asiro. Ganito. Ang kalimitang gamit namin sa ganitong sulunan, number 1 at number 2. Kami mga sanay na, isang lubos na yung isang asirong gamit namin. Pero kung kayong mga hindi pa sanay at kwan, kahit yung hatiin yung kwan, mahaba yun, tatlong dipa. Yun. Yan po. Tapos na yung ating ginawang mahila sa ano, sa gulyasan. Skip yat po na. Ating pamain na ginawa. Sa paglalagay naman mga kabantay, tayo ng stainless wire sa pagtatali sa kawil. Yan, ituturo ko na rin sa inyo ang paraan ng pagtatali ng stainless wire para kung sakaling medyo pihika ng isda ang gulyasan sa inyo, gamitan ninyo ng may stainless wire. Kalimitang ginagamit namin dito, number 1 o number 2. Depende kung malalaking isda, number 2 pag malalaki. Pagka medyo maliliit, number 1 lang. Mas magandang dawihin kung may asero o stainless wire na nakalagay. Yan. Ganito po ituturo ko sa inyo kung paanong maglagay ng ganitong asero. Ito pong asero, ito itong dulo. Ito isang dipa. Yan, isang dipa. At isang pie. Itong aserong ito. Kaya kabilang dulo natin lalagyan natin ng talian ng tansi ng nylon. Yung pinakang tainga. Maliit lang na tainga. Yung kama, kung tawagin. Tuturo ko sa inyo kung paano paggagawa ng kama na yon, yung pinakang tainga na talian ng itong nylon na nandito sa buya. Ganito ang paraan ng paggagawa. Yan. Kailangan itong dulo, nandito hawak natin. Nakapirmi yung kabila. Yan. Sabid natin sa paa. Pero ayusin lang natin pagkasabid. Baka tayo masuwatan. Matalas to. Mapino itong stainless wire na ito. Yan. Ganito ang paraan ng paggagawa. Ng pagkakabit. Yan. Ganito. Bubuhulatin ng isa. Yan. Yan, nakaganyan na. Medyo lilit-lita natin ng konti. Medyo hindi naman kalakihan na. O, yan. Paikutin na, susuotulin natin. Paikot. Paikot ang pagsuot natin. Yun. Yan. Kailangan suot, lagyan natin ng ano, ang pinakang kung para hindi mahirap huwakan. Yan, nakasuot na yung kama. Hindi pa rin siya masyadong dumadawal dito. Sa padalawang ikot, hindi pa rin dumadawal dito sa pinakang madre niya, yung pinakang linya nung tutuloy natin na isa.
ituloy natin isa. Medyo masila ng paglalagay nito mga kabantay. Gawa nang ito ay ano, nalalagot pag masama ang pagka kabit. Yan. Ganyan ang tatlong ikot. Yan, nakagaya na. Parang may ikot-ingan siya pero hindi pa siya nakalak. Yan, ganyan. Parang nakalikaw na siya, nakadubli. Ganyan. Tapos magkalapit na yung dalawa na yun. Itong ating isinuot. Kaya itong madre magkalapit. Ikot natin dito. Yan. Yan, ikot. Mga tatlong ikot. Tapos isuot ulit natin dito sa malaking sa butas na ito. Yan, yan, isuot niya, yan, yan. Ikot natin para nasisilo natin yung isang kwan. Yun, makapansin ninyo. Iikot ulit natin dito sa madre. Yan. Yan. Yan po ang paggagawa. Ikot. Tapos pagapangin natin ng madalang na ikot. Medyo pagapangin ng at limitan ulit natin ikot pag nakasalida na yan ng konti. So, gayon. Yun. Yan. Sa pagpuputol naman, okay na mga kabantay, ang kaman na yan. 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 Pagpuputol niyan, pagtingin nyo itong pinaka-mother line na ito. Tapos babalik-balik nyo lang. Yun ang pagpuputol niya, no? Yun. Putol na yung ating labis. Malinis na yung paggagawa. Ano, kabantay, oh. Medyo maliit pa, mahirap pa na. Pero yan. Ang kama. Yung dulo. Dito naman natin itatali yung nylon, yung tansi, yung narito. Sa laman ng buyang nylon. Sa dulo. Ang dulong ito. Yan. Ito yung dulo na may kama. Medyo maliit ko bantayin yung tingnan lang maayos. Yan, may kama yan. Ang ating ginawa. Dito natin itatali. Isusuot. Yung nylon. Yung ating nylon na ano. Kailangan ding nakadubli rin yan. Yung suot niyan. Yan. Isusuotin natin isang papaganito. Parang sa pagtali ng kawil. Suot muli. Yan. Yan, nakasilo. Yan, ganyan ang ano. Tapos, isasabid din natin ng kahit dalawang sabid. Bago isang iniikot uli. Para sa nagtatali din natin ng kawil doon sa ating unang ano, yan, okay na yan. Hindi na yan malalagot. Yan, ang tapagkatali. Okay na rin yan. May isa pa akong paraan ng pagtatali nito. Yung diskarte ng pagtatali namin sa pag nagtutuna kami sa Mamburaw. Binibitikan ito bago piniikot dito yung asiro. Pero sa tansya ko, para medyo pagbaguhan kayo, medyo mahihirapan kayong gawin yun. Yung gayong diskarte ng pagdudugtong ng asiro, stainless wire at sa nylon. Ito okay na ito. Matibay na rin ito. Karaniwang ginagamit ito ng mga kwasa amin. Ito, isang dipat kalahati. Medyo malayo itong buka. Ang bukong ito dito sa itong pinagdugtong natin, dito sa kabilang dulo. Yan. Pag kami isang lubos na asiro, tatlong dipa, ito hinati ko lang. Yan, ganito. Dito natin susuot yung pain. Ito. Itong ginawa natin pamain. Yan o, yan. Ginawa natin yan. Na pamain. Una-muna, itong paulo-ulo. Ang susuotan natin ng pamain. Yan. Sa pagtatali naman tayo ng kawil, ang kabantay. May manikin ako. Yan. Bago itusunod itong palaman. Yan. Yan naman. Nakasuot na yung ating pamain.
Yan, ganyan mga kabantay. Sundan ninyo para sigurado huwag malalagot pagka dinawi. Ito yung ating kawil. Ito yung ating kawil na gamit. Yan, number 20. Suot natin ang isa. Yan, nakasuot na sa kawil. Kailangan nakapirmi din itong motherland ito, itong kwan din yun, sa paa ko na yung sinabid, para ano, yan. Ayusin nyo yung pagsabid, baka masuotan. Yan, ganyan, nakasabid na, suot ng isa. Gayun uli, ikot ng isa. Yan, ganyan. Nakasilo din ganyan. Susuotin natin ang isa pa sa butas ng kawil. Yan, ganyan. Yun, nakasilo na. Kailangan din ito may sabitan ng kawil. Kailangan talaga may ikot ito eh. Yan, ayan, nakasilo. Ayan, mga kabantay, oh. Silo, bibirahin na ninyo yung kabilang dolari. Higpit na higpit. Kailangan higpit na higpit yan. Pag-usos. Isasabid nyo ng higpit din dini sa puno. Yan, oh, yan, nakasabid. Higpit, malimit. Talagang abay-abay yung pagkasabid niya. Huwag yung patong-patong ang sabid. Kailangan nakakamada. Yan. Diretso, mga kumare, mga 6 hanggang 8 sabid. Tapos, pagkapangin nyo ng madalang na sabid. Madalang-dalang yung nasa lida siya. Para yan, para maging dubli yung asiro puno nung asiro. Tapos, limitan ulit nyo. Pag saan siya na mga 1 sentimetro naman ang layo, yung wag lalampas dun sa paulo nung ating pain, yung dubli na yun, yung sasabihin nyo naman ang malimit uli. Yan. Malimit ang sabid uli. Dikit-dikit, abay-abay uli yung sabid ng asiro. Yan. Tapos na yung ating pagtatali. Ang pagpaputol uli niya, ang gaya nun sa kabilang dulo, bangting itong motherland ito. Tapos, babalik-balik nyo. Huwag lulubayan itong motherland ito. Yan. 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 Tapos na ang ating pagtatali ng asiro. Medyo, at sa pag-uunat niyan, hinihilis dun sa likod ng pinagkiluan para matuwid yung stainless wire. Karaniwan talaga nakikilo. Sa mga baguhan talaga medyo mahirap ito. Gawa ng iti basilan itong asiro ito. Tinutuwid talaga ng tuwid-tuwid ito. Yan. Napapag-aralan naman po ang pagtutuwid ng asiro. Hindi man po mahirap itong pag-aralan. Kung kayo talaga interesado sa ganitong pamamalakaya. Ito'y garantisadong magandang ipaghuli ng gulyasan. Lalo na nga kung may ganitong stainless wire. Kung tawagin ito, pamihikan. Kahit pihikan na isda, pipilit nitong padawihin. Yan ang kayarian ng ating may stainless wire na pahila. So, luhang kung tawagin. Yan ang ating paing pansuluhan. Tutulong natin ang kabantay. Nakakapit na yung sana po na tutunan ninyo yung pagtatali ng stainless wire sa ating suluhan. Yan. Salamat po. Ito po ang iba kong mayayari ng pamain. Pang ano. Yan. 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 Hanggang dito na lang po ang tutorial na ito. Maraming pong salamat sa inyong ginawang panonood at pagsubaybay sa aking video. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, sana po paki-subscribe muli at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po muli kayo sa aking mga i-upload pang mga susunod na video. At maraming po salamat.